Hi, magandang araw. Dito po tayo sa Kolokoy Garage. Ito, simpleng tips lang po natin. Lagi kasi ang nangyayari sa una ng gulong natin, manipis na. Yan, mas mabilis na pupudpud yung harap dahil po sa pagka limiligo tayo at mas malakas na preno sa unahan. Yan. Kaya lagi sa harap ang mas manipis natin na gulong. Oh yeah. Yung likod natin, yan mga boss, ito sa likod oh. Sa rear natin, yan, makapal lagi yan. Kaya ang magandang gawin natin dito, itong likod ng gulong, i-tire rotate natin para mapunta siya sa una. Importante po kasi lagi makapal ang gulong natin sa unahan para safety tayo sa biyahe. Yan. Yung medyo manipis, lagay na natin sa likod. Yung makapal, yan ang mapupunta sa una. Kaya nito mga idol, oh, yan, oh. Nagbabakbak na siya yung sa unahan nating gulong. May mga tama-tama na rin ng mga bato. Kaya para safety, ilagay natin siya sa likod. At yung sa likod, ilagay natin sa harap. Tire rotation po. Yan. Okay, maraming salamat po. Ito yung ating car maintenance. Ito mga idol, meron tayo isa pang tips dito. Gaya nito, pag bumili ka ng China na brand ng gulong, medyo okay pa siya pero labas na yung mga ply ng ano niya, oh no, goma niya yan, oh. Kaya hindi rin siya maganda, kaya pag lumabas na to kailangan palitan na natin to. Ito, kasi delikado na rin siya, pwede siyang sumabog sa biyahe. Hindi gaya nitong ano, brand na Yokohama natin. Ito Yokohama, kahit na pareha sila ng kapal, talagang hindi basta-basta lumalabas yung mga ply ng ano, ng goma or yung bakal niya. Yan oh. Tak natin dito Yokohama. Sa kabila, ano po ba sa kabila? Itong tatak na ito, FN316. Ang ano ngayon natin, tips natin para sa safety sa biyahe. Safety natin sa biyahe mga idol. Kung konti lang difference ang price, doon na tayo sa medyo magandang klase. Gaya nga na ito, medyo makapal pa. Kaya lang lumalabas na yung mga ano, bakal niya. May posibilidad na sumabog na siya pagka malayo-layo yung biyahe. Yan. Okay, maraming salamat po. Ito ang Kolokoy Garage.